Hello guys! Kumusta kayong lahat? Welcome to my channel. For today's video guys, ay pag-usapan natin ang pagbisita ni Pope Francis dito sa UAE. Siguro naman guys, lahat sa inyo ay kilala si Pope Francis, right? So kung interesado kayo sa topic na ito, please keep on watching! So guys, andito na, and today is evening na dito, February 4, 2019, at may kodigo ako dito kasi mahirap i-memorize yung mga pangalan masyadong mahahaba. So ang siguro nagtataka kayo guys kasi itong UAE ay isang Arabian Peninsula, isang Islam country, di ba? Yung Muslim country. Sa Middle East, ang majority dito ay Islam. So siguro sa mga hindi pa nakaranas na manirahan dito sa UAE ay magtataka bakit nandito si Pope Francis, ang head ng Catholic Church. Bakit nandito siya at paano nangyari yon at bakit in-invite siya ng hari ng UAE. Nandito si Pope Francis guys nung February 3 pa, and tomorrow is his last day dito sa UAE. So tomorrow guys ay very special day dito sa UAE dahil walang pasok ang mga eskwelahan dahil mayroong Holy High Mass si Pope Francis sa Zayed Sports City Stadium na isang malaking stadium to guys. Kung hindi nyo pa ito nakita, mayroon akong video, ilagay ko sa itaas siguro or sa description ko sa baba. Last December 2 guys ay nandun kami, nag-celebrate kami doon ng National Day ng UAE. So, isang malaking place ito guys. ang pangalan niya ay ihinango kay yung founding father ng UAE na si Sheikh Zayed. So tomorrow guys, ang Holy High Mass ay mag-start ng 10:30 AM. Ayun, at ini-estimate nila na magkaroon ng audience na mga 150,000 na audience guys na pupunta doon. Actually guys, nandito sa Abudhabi ha, sa mga hindi pa nakakaalam, pero hindi ako maka-attend bukas doon dahil hindi ako nakabili ng ticket. And sayang kasi holiday bukas. So manood na lang kami ng live guys. So very happy ang mga tao dito guys sa UAE. Hindi lang yung mga Emirat, yung mga lokal. Kung hindi pati yung mga expat guys, ang mga workers, mga nagtatrabaho dito sa UAE. Ang country na ito guys ay isang open country na, so mayroon ditong mga simbahan, makikita nyo, Catholic, Buddhist, Sikh, Hindu, at marami pang iba guys. Masaya manirahan dito sa UAE, bukod sa open country siya, mahigpit din ang batas nila. So for you to enjoy dito sa UAE ay maging ano tayo sa batas. Ito pala yung message ni Sheikh Mohammad bin Rashid. Si Sheikh Mohammad bin Rashid guys ay siya yung vice president ng UAE at siya yung prime minister din ng UAE at siya ang ruler ng Dubai. Yun. Ang sabi niya guys dito, isang warm message para kay Pope Francis guys. Sabi niya, we are bound by our humanity, sabi ni Sheikh Mohammed bin Rashid. And ito yung message niya guys sa Twitter.
sabi niya dito, "We welcome Pope Francis to the UAE. This historic visit will deepen the values of tolerance, understanding, and interfaith dialogue. We are bound by our humanity, our common values and belief in the future of humankind. Welcome to the UAE in this our year of tolerance." Yun guys, narinig nyo our year of tolerance. So 2019 guys ay sinicelebrate ng UAE ang year of tolerance. So kaya isa na itong big history dito sa bansang ito guys, ang pag-invite nila kay Pope Francis. Ito pala yung first visit ni Pope ng isang Pope sa Arabian Peninsula guys. Itong pinakauna guys at si Pope Francis yun. Ang UAE isang front runner ng religious tolerance guys sa buong Middle East, sa mga Arabian countries guys. Ang UAE ay nangunguna diyan sa religious tolerance. So kaya nga makikita mo dito maraming different religions na nandito sa UAE. At dahil sa UAE guys sa ginawa nila, maraming mga countries ng JCC, yung Gulf Cooperation Council guys, ang sumunod na rin. Bukas guys sa Zayed Sports City Stadium sa Holy Highness ni Pope Francis ay dadaluhan ng 700 journalists from 30 countries. So, ang dami guys, ang daming journalist ang magko-cover sa Holy Mass ni Pope Francis bukas. Balik tayo doon sa guys sa 'di ba yung UAE yung front runner ng religious tolerance. Marami ng mga bansa na sumunod sa kanya guys, and isa na dito ang Saudi, na alam naman nating lahat na ito ang bansang ito ang pinaka mahirap, pinaka mahigpit na bansa when it comes to tolerance or yung openness or may history guys, i-share ko lang ha yung about sa improvement na nangyayari ngayon sa Saudi. Noong 2007 pala guys, si King Abdullah, yung si late King Abdullah ay nakipag-meet pala siya kay Pope Benedict the 16 sa Vatican. At that time guys, 2007 ay nasa Saudi pa ako. 2008 ako umalis sa Saudi. So 2007 na nasa Saudi pa ako at naranasan ko guys, totoo yung sabi nila na may mga mutawa. Ang mga mutawa guys, sila yung parang naghari-harian sa labas. Yung pag may makita silang, ang tawag sa mutawa yung sa English commissioner ang tawag sa kanila. Sila yung naghari-harian sa labas pag may makita silang mga Christian na lumalabag sa batas, kagaya ng pag-Ramadan, nagmumuya-muya ka ng bubble gum, yun, nananampal sila guys, or nang kukonfiscate ng cellphone, tapos titingnan nila yung cellphone, kung may makita dun sa loob ng cellphone, sa gallery na mga malalaswa, kulong, hindi na isasauli yung cellphone. Maraming mga negative na report guys about sa mga commissioner noon sa Saudi. Kaya nag-create ito ng parang chaos about sa yung 'di ba kagaya dito sa UAE may mga workers, mga expat na masyadong mahigpit sa Saudi, yung walang at ang brutal yung masyado yung mga mutawa noon. Kaya dumating ang panahon na yung mga tao
nag-ano na, kay hindi lang mga Kristiyano, pati na rin yung mga kalahi din nila guys sa Saudi na nagre-reklamo na rin masyadong mahigpit itong mahigpit, okay naman kung mahigpit pero sumusobra na itong mga commissioner na to. So tinanggal ang mga commissioner sa mga sa pagiging hari-harian nila, so tinanggal na sila, hindi na sila pwedeng magsita or magano sa public or kung sa mga babae pag wala kang talukbong, sinisita nila, pinapagilitan, pinapahiya, yung ganon. Kasi once nasita na ako guys sa dukan, sa maliit lang na tindahan, naka-cover ako pero medyo nakita dito, sinita ako, yung mga ganon na bagay. So, so yun guys, 2007, nakipag-meet pala si King Abdullah, late King Abdullah, kay Pope Benedict the 16 sa Vatican. Ito yung first ever meeting between ng Pope at isang reigning Saudi king. Yon. Sa 30 minutes nilang meeting guys, na-i-promote nila ang interfaith dialogue na pinagdiskusan at kaya nung 2011 ay nabuo itong itong tinatawag na King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. Yon, nabuo siya. And last year guys, 2018, yeah, last year, si King Salman naman ay nakipag-meet kay French Cardinal Jean-Louis Tauran sa Riyadh. So sa mismong Riyadh guys, nakipag-meet si King Salman. So ito yung first visit sa kingdom ng isang senior Catholic authority. Ito talaga yung pinaka first ever on Saudi soil na pangyayari, parang history na siya, between a Saudi ruler and a Catholic official. So makikita nyo guys yung improvement, di ba, mula sa pagiging masyadong mahigpit hanggang sa parang naging open-minded na unti-unti ang Saudi guys. Siguro nakikita din nila ito sa UAE na very successful at walang mga discrimination na nangyayari, mga away, mga ganun-ganun. So ang pagkatapos nito guys, it followed naman ay after nung pag-meet ni King Salman sa kay French Cardinal Jean Louis, sumunod na yung iba pang mga meeting guys between senior Saudi figures and representatives ng other Christian traditions. Ayan, ng mga sunod na buwan. Ito ay nag-raise ng hangarin para magkaroon ng openness sa kingdom at na... Diba, alam natin na ang Saudi ang host ng Islam's holiest site, yung Mecca guys. And then after that guys, sumunod naman ay bumisita din ang Lebanon's Christian Maronite Patriarch sa Saudi. Yan, ang pangalan niya ay si Bishara Al-Rai. Siya yung head ng Maronite Church, na ang Maronite Church ay isang branch ng Roman Catholic guys na mayroon silang branches sa Lebanon, Syria at Cyprus yun. And then mayroon pa guys na improvement last year din ay si Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman. Siguro kilala nyo si Prince Mohammad bin Salman, di ba guys? Siya yung maraming na nagawa na pagbabago sa ano sa Saudi guys. Si Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman ay nakapag-meet din last year sa head of the Anglican Church. Nakipag-meet siya guys
sa London naman, and nag-promise siya na i-promote ang interfaith dialogue. So yun guys ang maikling history about sa improvement ng mga pangyayari na ganyan guys. So siguro mas lalo pang pag-iigtingin ng Saudi ang openness ng interfaith dialogue sa ibang Catholic sa Catholic leaders guys. So balik naman tayo sa UAE. Yun na guys, 'di ba nabasa ko yung ano message ni Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, ruler ng Dubai. Message warm message niya kay Pope Francis. Nagpapasalamat din pala si Sheikh Mohammad. Si Sheikh Mohammad yung mahilig mag-tweet, mag-ano, sa mga tao. Siya yung parang, ano, darling of of the people. Yun, mahilig siyang mag-tweet, mag-share ng kanyang saloobin, guys, sa Twitter, yun. Ang sabi din ni Sheikh Mohammad, bin Rashid ng Dubai, nagpapasalamat siya sa kanyang brother na si His Highness Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan. Si Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan pala guys ay siya naman yung crown prince ng Abudhabi at siya yung deputy supreme commander of the UAE armed forces. Yan. Kasi siya yung nag-invite kay Pope para mag-participate sa Global Religions Dialogue Forum on Human Brotherhood. Kilala ang UAE guys sa kanyang status bilang global capital for coexistence, tolerance, fraternity and interfaith dialogue. At makikita ito guys sa ano, sa batas ng UAE na irespeto ang mga ibang religions guys. So dahil kay Sheikh Zayed yung father ng UAE yun. Sinuportahan din ito ng president ng UAE. So alam niyo na guys kung sinong president ng UAE, si His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Siya yung president ng UAE. And yung vice president, 'di ba, si yung ruler of Dubai, si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Siya yung ruler ng Dubai na vice president at prime minister of the UAE. Iba-iba kasing tawag sa kanila, marami kasi silang yan. Kasi ang UAE guys is composed of 7 emirates. Yan, Dubai, UAE, Sharjah, Al Ain, Al Quwain, ano pa ba? Ras Al Khaimah, Al Ain, ano ko na ba? Dubai, Abu Dhabi. Basta 7 Emirates guys ang UAE. Ang UAE. So, yun lang guys ang may share ko for you tonight. So, good luck sa mga may ticket para pupunta bukas sa Holy High Mass ni Pope Francis sa Zayed Sports City Stadium ng Abu Dhabi. So, ingat kayo guys. And good luck sa inyo. God bless. Let's be one. And take care always. Thanks for watching. Bye!